Produktong pumuputok sa ere ang hinahanap ng mga namimili sa Bukawi, Bulacan. Para sa kanila, mas ligtas daw kasi ang mga ito. Pero patuloy naman ang panawagan ng pulisya na iwasan na ang paggamit sa mga ito. Makibalita tayo kay Zion Palakay. Kabi-kabila man ang mga kampanya kontra paputok, tila ayaw pa rin paawat ng maraming Pinoy sa paggamit ng mga ito. Kaya tuwing bagong taon, ang eksena, putok dito, pailaw doon. Paniwala kasi ng ilan pantaboy ito ng malas para sa papasok na taon. Taon-taon, ang Bukawi, Bulacan na tinaguri ang firecracker capital ng bansa, ang karaniwang dinaragsan ng mga namimili ng paputok at mga pailaw. Ayon sa mga nagtitinda, mas hinahanap na ngayon ng mga mamimili ang mga produktong sa ere pumuputok. Nasa 8,000 piso ang pinakamura sa mga ito na kayang magtagal hanggang 2 minuto. Bagaman mas mataas ang presyo ng mga ito kumpara sa mga ordinaryong paputok, mas ligtas naman daw ito. Ang mga dambuhalang fountain nasa 800, habang 200 pesos naman ang 3 piraso ng maliliit. Pero para sa mga medyo kapos ang budget, makakabili na ng 100 pirasong kwitis sa 300 piso. Simula ngayong araw hanggang sa December 31 ang inaasahang bulto ng mga mamimili sa Bukawi. Yung mga pauwi po ng probinsya, dumadaan muna rito sa Bukawi bago po sila umuwi ng Bulacan, ay ng kanya-kanya mga probinsya. Mahigpit ang paalala ng Bureau of Fire Protection sa mga tendero tungkol sa mga dapat gawin para makaiwas sa sakuna, gaya ng paglalagay ng 4 na tangke ng fire extinguisher sa harapan ng kanilang pwesto, 1 drum ng tubig at 1 sakong buhangin. Mahigpit ding tinututukan ang pangbibenta ng mga ilegal na paputok gaya ng Super Lolo, Piccolo at iba pa. Pero ayon sa ilang nakausap ng news team, may mga patago pa rin nagtitinda ng mga ito. Handa naman daw ang mga firecracker dealer na makipagtulungan sa kampanya ng gobyerno tungkol sa pag-iwas sa paputok. Pero sana raw. Baka po pwede naman pong palitan na ingat. Iba po ang ingat sa iwas. Pag po pinagpatuloy po ang iwas paputok campaign, kawawa naman po kami magpuputok. Sa Cebu City, idiniadaing ng mga tender ng paputok ang matumal na benta ng kanilang mga paninda. Mas malakas daw ang kanilang naging benta noong nakaraang taon. Pero umaasa raw silang sisigla ang kanilang bentahan habang papalapit ang bagong taon. Na may ginagmay rang palit. Pero dili dyan siya. Amot kayong uban mo saan man sa New Year na lang. Ano ba? Amot lang sir. May untaing 31 nga na may halin. Karon pa rin, gamay pag-iray, wapakabay sa puhunan. Wapadyan. Sa mga ayaw namang magpaputok, ang turotot ang ginagamit para sa lubungin ng bagong taon. Meron na rin, nakaisanda na rin kami. Habang nagre-repack, meron namang bumibili. Inaasahan ba natin na habang papalapit yung New Year, itong bagong taon ay mas marami? Siyempre, talagang gusto namin mapaubos yung ilang karton na yan eh. At dahil magbabagong taon na, hindi rin mawawala ang mga bilog na prutas na pampaswerte raw. Gaya ng mansanas na 100 piso ang 5 piraso, kiat-kiat na 50 pesos ang 1 bag at ubas na 150 pesos ang kada kilo. Zion Palakay, nagbabalita, Pilipinas.